In-invite niya ako. In-accept ko. Yung pag-accept kong yun, doon na ako nahak. Saan ko nanonood yan ngayon? Sige, magsaya ka na magsaya habang nasa lupa ka pa. Iubos mo na ang kasiyahan mo dito sa lupa. Dahil titiyakin ko pagdating sa taas, mamumroblima kang masyado. Yun guys, mapagpalang araw sa inyong lahat. Ito, wala muna tayong adventure. Masyado akong naapektuhan dun sa feeds ko na nahak. Nung isang gabi lang nahak, nung huling laot ko, kung sino ka man na hacker ka, alam ko nanonood ka. Bakit mo ginawa sa akin yun? Kitang-kita mo naman ang pamumuhay namin dito na sobrang hirap. Hindi ka man lamang nakonsensya na ihat ang feeds ko. Kahit ako mahirap lang, meron rin akong pangarap. At ang pangarap na yon ay maialis kong pamilya dito sa tabing dagat na ito. Grabe ang pagod ko dun sa feeds ko na kinuha mo. Malaki ang epekto sa akin. Maliit na lang nga yung pangarap ko, inalisan mo pa ako ng karapatan. Sa ganitong bahay, kontento na ako. Yung pwesto, gusto ko lang makaalis na yung dagat na ito. Pag malaki itong tubig, abot dito. Abot dito ang tubig. Kaya sa ating gabi, hindi kami makakatulog pag malaki ang alon. Sa bawat hampas ng alon, nayayanig ang buong bahay. Halos nakaurupo na lang kami. Hindi kami makakatulog. Kaya lalo ako nagpursige mag-vlog para yung pangarap kong yun ay matupad. Yung maliit na pangarap. Dahil hindi ako nangarap ng malaki. Alam kong hindi yun matutupad. Kaya maliit lang ang pangarap ko. Mailas ko lang pamilya ko dito sa tabing dagat. At ginanon mo pa ako, hinak mo pa. Sana tablan ka man ng konsensya. Malaki ang paghihirap ko sa feeds na yan. Dahil alam ko na Facebook lang ang makakabigay ng maliit kong pangarap. Yung feeds ko ngayon, araw-araw tumataas ang dollar dyan, may kita na ako dyan. Yung siguro ang napansin mo, kaya pinusigin mong kunin sa akin. Tao ka nga ba, oh. Tingin ko sa'yo parang hindi ka tao. Wala kang konsensya. Nauunawaan kita kung bakit mo nagawa yun sa akin. Dahil hindi ka nakakaranas ng hirap sa buhay. Hindi mo naranasan na kumain ng 2 beses sa isang araw. At hindi mo rin naranasan ang tumulog na walang laman na sikmura. Yan ang dahilan kung bakit nagpupursige ako sa vlog. Tapos inalisan mo pa ako ng karapatang mangarap, maliit na nga lang. Pinagkait mo pa sa akin. Isang buwan pa lang ako nag-upload dun. Nagulat ako at pagkatapos ko magsisid nung isang gabi, alas 10 ng gabi, pagbukas ko ng Facebook ko, wala na. Blanko na, nakablock na ako. Wala na ako makita. Kaya ako nagpupursige sa vlog dahil ayaw kong maranasan ng mga inakay ko yung mga naranasan ko nung bata pa ako. Na natutulog kami ng walang laman ng sikmura. Kaya ako pinasok ang Facebook. Sa YouTube, maganda at sumasahod na ako, pero di naman ganong kalakihan. Sapat lang. Dahil ang dalawa kong anak, high school, tatlong elementary. Tama-tama lang.
Pero hindi ako nag sasama ng loob sa mga naghak sa akin. Nauunawaan ko siya. Nauunawaan po kita kung sino ka man. Siguro nagwa mo yan dahil hindi mo naranasan ang hirap ng buhay. Masaya ka kapag nakakahak ka. Kaya hindi ako nagsasama ng loob sa iyo. Bagkos, inuunawa pa kita. Dahil lumaki kang marangya. Siguro ko kung lumaki ka sa hirap tulad namin, hindi mo magawa yan sa kapwa. Kaya huwag kang mag-alala, hindi nagsasama ang loob ko sa iyo. Kung makikita mo lang itong tayo ng bahay namin, andito ako sa may silong. Ngayon ang bahay ko. Ito yung haligi, yung tatlong haligi ko, nasa tubig na. Kaya dyan ako nagpupursige na may alis ko ang pamilya dito. Kahit sa aparteng taas lang, wag lang sa tabing dagat. Sa kasama ang palad, nahak pa. Whew. Yun guys, muli po ako sa inyo maglalambing. Gusto ko sana na ma-report yung feeds ko na hindi na ako nagmamayari nun, yun ang hacker. Ma-report lang sana na baka sakaling ibalik sa akin Facebook. Dahil ngayong araw na ito, i-report na ng pamangkin ko, lumapit ang pamangkin ko sa help center. At yun nga, sabi ni Facebook, i-review. Kaya ako naglalambing sa inyo ngayon na ma-report. Dahil kapag maraming mag-report, madaling mapansin ni Facebook. Baka sakaling mapabalik pa sa akin. Sana guys, pagbigyan ninyo ang aking lambing. Dahil kayo lang ang makatulong sa akin. Sa bawat report ninyo, napakalaking bagay nun. Wala, apektado ang paglaot ko. Dahil grabe ang paghirap ko sa pigs ngayon. Kinuha lang ng taong walang konsensya. Kwento ko nga pala sa inyo kung paano ako nahack ng taong yan. Yung kapatid kong nasa ibang bansa, may kaibigan doon. Pareho sila, ano? Kasambahay. May group yun sa Facebook. Ito yung group nila. In-invite niya ako. Nakita ako. Ay, kaibigan ito ng kapatid ko. In-accept ko. Yung pag-accept kong yun, doon na ako na-hack. Pero sinabihan ng kapatid ko yung kaibigan niya doon, kung siya ang nag-hack, hindi daw siya. Baka raw isa sa mga members niya. Sige, magsaya ka na magsaya habang nasa lupa ka pa. Iubos mo na ang kasiyahan mo dito sa lupa. Dahil titiyakin ko pagdating sa taas, mamumroblema kang masyado. Baka ngayon, pinag-aagawan ka na. Pinag-aagawan ka na kung saan party ka, kung doon sa malakas ang apoy, doon sa mahina. Pero palagay ko mapapunta ka doon sa malakas ang apoy, yung nagbabaga, yung liliyab. Yun ang sigurado ko doon ka mapupunta. Ayun guys, maraming salamat. Sana mapagbigyan ninyong muli ang aking lambing.